Salamat. Sabi mo, sikat ako. Hindi ko alam na sikat ako eh. Ayan, gwapong gwapo ko siya sa personal. Ako lang yato-yato niya. Parang biglaan din, no? Biglaan po ulit. Parang may share body yata ito, no? Hindi po niya alam yung mga itatanong namin. So, ako bigla tuloy, no? Ano pong pakiramdam ko? Meron pong nagko-comment o nagpapatulong po sa inyo sa mga video niyo po. Video ko. Okay. Alam mo, ano kasi ang pangalan? Razor. So, yung halimbawa, may nag-comment mo sa mga video ko, sa totoo lang ako'y natutuwa. Bakit ka mo? Kasi ibig sabihin, napansin nila itong mga video natin, pero sa totoo lang tayo lang ay nag-uumpisa pa lang sa ating channel. Yun ang pakiramdam ko na ako'y natutuwa at gusto ko nga sana mas marami pang mag-comment kung sakasakali. Okay. At pag may nag-comment, automatic kung may oras ako, sinasagot ko agad kung sakali. Ano pa kasi isang tanong mo? Anong pakiramdam mo yun? Yung marap ko nag-comment, ay humihingi ng tulong. Ah, pag may humihingi ng tulong, eh masaya pa rin ako. Bakit ka mo? Eh kasi ibig sabihin, may tiwala sila sa akin. Eh, ang pagtulong lang naman sa akin, eh, makatulong lang naman ako, eh, masaya na rin ako. Parang ngayon, sabi nyo nga, napasyala ko kayo, lalo na itong yung daddy mo. So, nakita ko itong area nyo. So, may nirekomenda na ako sa kanya, kung sakasakali. So, hopefully, sana nga ay magawa na niya kung darating ng mga panahon para siya makapag-alaga na rin ng hipon at bagus sa kasama. Sa tingin niyo po, kung wala po kayo sa ganitong business, ganun, ano po kaya yung career niyo or ano po kaya kayo niyo? Actually, naka-undergrad tayo. Si dati mo, graduate siya, agriculture-based. So, hindi naging hadlang yan. At nakita yung potential natin na bilang isang magsasaka at pinag-training tayo. So, kung sakali, eh, ganun pa rin siguro ang pipiliin ko. Kasi nga, isa rin akong anak ng magsasaka, ang puso ko talaga ay nasa farming. Kaya yun. So, kahit hindi man tayo naging degree holder, ika nga, eh, hindi naging handang at di tayo pinag-aral ng Department of Agriculture. So tayo ngayon ay naglilingkod bilang isang technician sa rice. Ano at sino po ang totoong Boyet bago po kayo na picture ng agribusiness po? Oo, yung Boyet na napapanood nyo ngayon, eh, yun pa rin ang Boyet na talagang kung sa likod ng camera, sa talagang. Ang hindi lang siguro na alam yung mga ibang racket o trabaho ko sa ibang salikod ng camera. So siyempre, especially nakikita nila ay about sa agriculture. So yung sa agri ang pinakikita natin. Pero marami tayong ibang trabaho kasi sa totoo lang isa rin tayong license referee sa basketball, sa totoo lang. So isa rin tayong official referee pagdating sa basketball. Marami tayong racket. Dati rin tayong school service. Meron tayong mga sasakyang van na pinanse-service sa St. Scholastica Academy. Sinabi ko na hata lahat ng mga racket ko. No? Tapos, meron din tayong dating pampasadang sasakyan. At yun nga, at meron din tayong mga dati nangungontrata sa mga bahay. Kaya din natin magtayo ng isang bahay
Especially pagdating sa mga bakal, pagdating sa paggawa ng bubong o mga bakod, mga gate. Yun. Ano po yung childhood dream mo? Hindi ko hata masasagot yun. Yung childhood dream ko, sa totoo lang, siguro yung edad na ganyan, babalik natin ba yung ano, ganun? Yung pagkabata, nung... Ano po yung pangarap mo? Yung kasing pagkabata ko, sa totoo lang, hindi ko siya na-enjoy yung pagkabata ko, sa totoo lang. Hindi ko naranasan yung... Ilan taong ka na? Ano po? 11. Yung edad mong yan, yung nag-aararo na ako sa bukit. Ibig sabihin, hindi ako nakapaglaro. Well, gusto kong maglalaro, hindi ko... Pagkatapos na eskwela, grade 1 pa lang ako, sabukin na ako, magbibilig na ako ng mga ano. So, yung mga typical na ginagawa ng mga bata nung ako'y bata, ibig sabihin, kung ako'y babalikan natin yan, siguro, siyempre, sino bang batang hindi nangangarap yung kompleto sa mga laruan, lahat ng kailangan, pinanganak tayo ng hindi ganun salat lang sa buhay. So, hindi tayo, ibig sabihin, hindi tayo na naranasan ng ganun pagkakataon. Kaya magmula sa bata, ibig sabihin, nandun na tayo sa bukid. So, ibig sabihin, bata pa lang namulat na tayo sa buhay sa farming. Sa edad na elementary, ibig sabihin, pagdating ng eskwela, magdidiri ka na lang. Ang halaman namin yung talong at saka kamatis. Sino pong nag-inspire sa inyo sa pag-vlog mo? Kaya pong tumulong sa inyo? Ang pag-vlog ko ay sa totoo lang, wala akong in-expect na ako'y magiging vlogger. Sa totoo lang. Ang nangyari lang sa akin trabaho, hindi lang naman si Sir Buddy ang dati naging helper sa atin. Before kay Sir Buddy kasi, tayo nahirang 2019, ay nahirang po tayo ng National ng Rice Achiever Award sa rice category ng local farmer technician. So siguro nakita tayo ni Sir Buddy, so ibig sabihin, doon nag-umpisa. In-interview lang tayo ng agribusiness, tapos nag-umpisa na doon ang nangyari sa dami ng tumatawag at nagpapaturo na sinasabi nyo, parang yung daddy nyo ngayon, dahil na-interview na rin. So, ibig sabihin, ganun lang nangyayari. Ako naman, dahil ang puso ko talaga, nasa ako lang. Ang lahat ng kaalaman kung pwede nga lang, ay mailipat sa kapwa ko magsasaka. At sabi ko nga, ang magsasaka, pagtingin ng mga ibang tao dito sa Pilipinas, pag ang magsasaka, sa totoo lang, sabihin natin, talagang maliit at tingin nila pagdating sa pagsasaka. So, gusto kong baguhin yun. Gusto ko siyang baguhin na yung henerasyon ng mga naunang panahon ni tatay, yung mga lola, panahon ni lolo. Ngayon, kung itong generation ko, kung sakasakali, gusto ko sana mabago na nakikita ko ngayon sa inyo at salamat bilang mga youth, nagkakaroon ng interest sa farming, especially sa iyo, boy. Naikwento ka sa akin ng daddy mo, yan, yung kansasakal sa negosyo nyo, sa Lettuce. Yung ibig sabihin na ang pagsasaka ay may sagot wala, pwede kang umunlad ng kabuhayan na hindi lilitaw na ang tingin sa iyo ng mga tao ay napakaliit. Para sana ang maging magsasaka, pag sinabi mo magsasaka, sinasabi mo sa sarili mo, you're proud to be a farmer. Ibig sabihin, taas mo umong sinasabi. At di kayo ay para mamulat ang mga balunan sa inyong mga kabataan, yung mga ganun bagay. Na ako hindi ko naman sinasabi nga, pero sinasabi nila, successful yung sinasabi. Salamat kung ganun. Ngayon, kung parang sa inyo, sinasabi nyo, ganito na ako. Pero sa tingin ko, hindi naman eh. Ganun pa rin naman ako eh. Ang pinasasalamat ko lang ngayon, yung ibig sabihin, yung umangat yung buhay namin nung bata kesa kami ngayon. Yung kasi mga anak ko ngayon, hindi nila naranasan. Yung panganay ko is 21 na, tapos yung isa 16. So ibig sabihin, hindi na nila naranasan yung nung ako nung bata, nung kami, yung hirap na naranasan namin.
So ibig sabihin, nakikita ko sa sarili ko, parang umangat siya. Diba? Parang umangat siya. Siguro, yung may pangangailangan, nabibili naman natin. At nakakakain naman tayo ng sapat, wika nga. Yun lang at masaya na ako kung sakasakali. Kaya salamat sa inyo. Ako ay nagpapasalamat sa inyo na may interest kayo sa farming kung sakasakali. Ano po yung short-term tsaka long-term goal nyo ngayon? Ay, sure. Siguro, yung long-term siguro kung sakasakali, no? Yung, ayun lang, yung goal ko ngayon siguro, in my age, yesterday, I'm 51 years old. So, ibig sabihin, gusto ko pag nag-60, yung pinaplano kong, yung Lacson, Boyet Lacson Integrated Farm, yung magiging agritourism na siya. Hindi lang siya integrated farm, papunta siya sa agritourism. Na po yun, parang dumadayo po yung mga... Yes, yung halimbawa, kung magkaka-interest ka sa about dun sa farm, papasyal ka dun sa akin, may mga kubo na nandun sa taas ng fishpan, tapos may mga bangka. Ngayon, kung gusto mong mamingwit, mayroong bangka. Yung makukuha ng mga bisita dun, ayun, kikiluhin nila, tapos babayaran nila kung sakasakali. Meron din tayo kung sakasakali, magtatayo tayo ng maliit na pinaka-restaurant. Kung nandun yung mga bisita, yung makikita nila, ang gagawin, kung kakain sila, ang makakain nila ay nanggagaling sa farm natin. At meron din akong parang ganito. Magtatayo din talaga ako ng maliit na greenhouse lang. Yung personal consumption namin at kung sakasakali, yung mga bisita, meron din makakain. Kasi, liwanagin lang natin. Minsan hindi nila naiintindihan. Ang magsasaka, kaya minsan, ang typical na traditional na ginagawa ng isang magsasaka, kapag siya nagtanim, especially, namulat tayo sa rice, pag nagtanim na siya ng rice, hihintayin na yan hanggang sa mag-harvest, ganun na lang. So, ibig sabihin si farmer, nag-de-depende lang siya sa rice. Ngayon, pag sinasabi ng integrated farm, pag dumating ka sa kanya sa iyong bukid, dapat lahat meron. May tanim kang rice, may alaga kang mga hayop, may tanim kayong mga gulay, parang ganito. Tapos may halag ay magkakaroon ka ng isang pispan. So yung side nyo dito ay pwedeng-pwede na gawin integrated farm sa totoo lang nakita ko. So dapat ang focus ng isang magsasaka, hindi lang nagdetepente. Parang ganito, meron kayo dito na nilitaw ng mga lettuce, pero meron kayong sakalin, taniman ng palay, tapos magkakaroon kayo ng pispan. May mga alagang hayop. Doon iikot ang isang magsasaka na lahat ng sa paligid mo ay magkakaroon ng isang income kung sakali. For example, nag-alaga ka ng kambing. Nalaga mo lang, dalawa lang yan. Nanganak yan. Ang kambing pwede manganak ng 3 beses sa isang taon. Huwag mo nang kunin yung 3, 2 beses lang. Nanganak siya. O nakapagparami ka. Magkano ang kambing ngayon? 5,000, 6,000. So ibig sabihin, kapag nakapagbabenta ka ng isang kambing, 6,000 dagdag kita sa iyo. Hindi mo lang siya, nakayahan mo lang siya sa paligid mo. Kung mag-aalaga ka ng mga manok, yung tinatawag na free-range chicken, yun, dapat yung kaya tinatawag na free-range, ibig sabihin, mabubuhay ang mga manok, mostly 70% ng kinakahit ng mga manok, yung mga ganun, yung mga damulak. Kaya lang dapat sisiktod mo siya dahil may mga alaga kayo dito. Lalagyan mo lang siya ng harang ng lambat kung saka. Ganun ang lintaw dapat sana ang magsasaka. Para kung sakasakali, yung sinasabi ko na pwedeng umunlad ang isang magsasaka, yun ang magiging daan para umunlad ang magsasaka. Simple lang. Kayo nga na-inspired ako dito sa nakikita sa inyo, lettuce. Ibig sabihin, lettuce lang ito. Nagiging income na sa inyo. Kung may iba pang pagkukuha. Diba? So, pwede naman nagtaga sa magsasaka. Yun lang sana. Yun ang advocacy ni Boyet Lacson na sana nga
ang mentality ng isang magsasaka, hindi lang siya iikot sa ganun, at sana ma-inspired sila sa mga napapanood natin mga ibang farm. Sa totoo lang, kasi yung mag-transform ang isang magsasaka, napakahirap eh. Pero pwede naman yan unti-unti. Makukuha mo yan unti-unti. Parang sinasabi nyo, ano bang goal ko? Sa ako, yung may goal ko. Ang goal ko, nung sabi ko nung mga 30 years old, hindi ako gusto umapat ng mga 50 years old, yung pispan madedevelop ko. Hindi man ako umabot. At sa age of 48, na-develop ko yung pispan. Yung 2.4 na hektarya. Yung 2 hektarya, tapos yung 2 hektarya dual purpose na lumilitaw na palay, tapos nagiging pispan. So yun, ang tinatarget ko ngayon, yung goal ko, sana yung age 60, yung medyo si Boyet Lacson, medyo yung lakas natin nun, baka hindi nakatulad na ngayon. Yung paikot-ikot ka na lang, tapos okay na yung nasa paligid mo. Naka-ready lahat, may income na lahat, di ba? Kaya yun ang isa sa mga ano. Yung short na goal ko naman na nak, sinasabi mo, siguro sana, mabilis na natin mapaabot sa ating mga magsasaka, especially ngayon na may channel na tayo, mabilis na ngayon eh, connect-connect na yan eh. So hopefully sana, mapanood nila yun, at yun lang may matulungan tayo sa totoo lang. Masaya na ako doon. Yun ay isa na sa mga goal na nakukuha ko sa totoo lang, usaka-saka. Channel ko, may na-interview akong bata doon, kaya ewan ko, napanood yun na. Yung bata, taga Florida Blanca. Ilan taon po siya? Parang kahit dad mo ata eh, 10 o 11. Yun, active yun. In-interview ko yun. Hanapin nyo sa channel ko, in-interview ko yun. Kasi gustong-gusto niya yun sa rice. Pinahawak ko sa kanya yung machine, yung riding type. Pinasakay ko siya. Yung para po araro? Hindi, yung riding type transplanter. Yung nakasakay ka, pero nagtatanim na siya ng palay. Kasi yung mga transplanter, dalawa yung klase natin ngayon, makina, mayroong walk behind. Yung walk behind, sinusundan mo lang yung machine, nagtatanim siya. Yung riding type, nakasakay ka, dinadrive mo lang siya. So nakikita lang natin yun sa Japan, yung mga machine na yun. Pero dito, meron na tayo ngayon. So isa tayo sa mga first na beneficiary ng 2019 budget by Philmec. So isa po tayo sa mga beneficiary ng mga cooperative or association. So tayo po ay isang kooperatiba. So tayo ay namumuno bilang isang chairperson ng Sapa San Vicente Multipurpose Cooperative. Nakapag-avail tayo na ng worth 5 million na machineries. Isang four-wheel tractor, isang walk-behind transplanter, isang riding-type transplanter, at isang combine harvester. Yun mga masina yun, halagang 5 milyon. So yun ang ngayon ay ginagamit natin sa pagsasaka ng ating mga miyembro sa kooperatiba, at the same time sa mga hindi member, iyan ay tinutulong natin at isinusulong natin yung programang yan. Dahil isa rin tayo sa nagtuturo ngayon sa TESDA, especially tomorrow, every Wednesday, nasa TESDA tayo, ay nagtuturo tayo more sa agriculture, especially sa rice. So kasama natin yung tinuturo yan, yung mga machine na yan, yung mga bagong technology sa pagsasaka, isa yan sa mga tinuturo natin. Based po sa learnings at experience nyo, sa mga gusto po, ano pong masasabi or mapapayo nyo sa mga gustong mag-agribusiness or mag-start ng business, na gagawin po nilang first step? Alam mo, sa dami ng tumatawag sa akin, especially sa mga OFW, yung mga kababayan natin nasa abroad ngayon, na-inspired sila about sa mga nakapapanood nila sa mga channel according to agriculture, based nga sa mga ganitong sitwasyon. Ako'y natutuwa. Bakit? Sila'y sa mga nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Pero ang nais pala nila ay ang pag-uwi ay mag-farming. So, ako'y natutuwa bakit? Tayo nandito na. Kayo, nandyan na rin. Si daddy mo, nandyan na. Si mama mo, nandyan dito na kayo.
So sila ngayon ay nangangarap lang na ganito. Siguro mapapayo natin dyan sa pagpa-farming ay especially ang kailangan dyan, yung puso. Nasa puso mo kung ang halaga yung pagtatanim. Kasi may halong ano yan. Sa totoo lang, kayo naranasan nyo. Pagod, tiis, tsaka ano, lahat dyan. Gastos, di ba? Mamumuhonan ka dyan eh, di ba? Kaya kung wala kang passion ni ka nga, ay naku, hindi mo maano yan. Pero sa totoo, lahat naman ng bagay ay natututunan. Wala namang instant, ibig sabihin. So kung may papayo natin siguro, eh yun nga, tutukan lang kung anong gustong negosyong gawin. Pero nakikita ko naman may sagot sa agrikultura. According to agribusiness, higa nga. Kaya lang, hindi sana lahat. Pag nakita, minsan nakita rito, napanood dito. Ay, nakita rito. Tapos nakita naman, hindi. Mag-ano muna sa isa. Lahat ng, oh yes, focus muna sa isa. Pag nakita mo na ito, okay na to, doon kalilipat, kung saka-saka. Yun lang ang may papayo ko siguro. At saka, ika nga, yung talagang dapat nasa puso mo. Lahat naman ng bagay, kung hindi ka masaya, hindi ka magtatagal dyan. Hala ba't hahanap ka po nun parang gusto mo? Yes, ganun yan. Kung sinabi mo lang eh, sinabi lang sa'yo ng kaibigan mo eh, ganito yung gawin mo. Ginawa mo nga, pagkatapos nun, eh wala na, hindi mo na pinansin. Naku, wala rin. Hindi rin, tandaan nyo. Pagdating sa halaman, living things yan. Kailangan ng ano yan. Tender loving care ka nga. Kailangan ng pag-aalaga talaga yan. Sa totoo lang. Halaman yan eh, may buhay yan. Yung mga tao, di ba? May buhay. Yung mga hayop, may buhay. So, ibig sabihin, inalagaan. So, ang halaman, inalagaan. Ganun din siya. Pag inalagaan mo, ang magiging sagot sa'yo yan, magiging maganda. So, pag maganda, pwedeng i-harvest, ma-harvest mo na maganda. So, lilitaw, ikot lang yan. Maganda, hindi mabibenta mo na maganda. Ganun lang. Ano po yung true meaning po sa, para sa inyo ng success? Meaning ng success? Naku, siguro na ka, ang sinasabi nga nila eh, minsan sabi eh, sarap pakinggan kung sinasabi nila success. Pero hindi rin eh, ako ganito pa rin eh. Kung mayroong basta ganito na lang siguro. Lahat ng bagay kung sakasakali ay dumarating sa iyo, siyempre number one dyan, nagpapasalamat tayo sa taas kay Lord. Ngayon, mag-focus pa rin tayo kung ano lang ginagawa natin. Ngayon, kung binigyan pa tayo ng sobra-sobra ni Lord, yun, doble na yun, bonus na lang yun. Kung sakasakali, bonus na mga yun. Ang para sa akin na kay sinatawag na success, siguro dapat hindi ganun eh. Kung ano lang siguro ang mga ginagawa mo, eh tuloy pa rin kung ano. Ngayon kung hindi mo malalaman na ikaw pala ay sinasabing successful mo, ngayon kung talagang marami na o mayroon kang mga dumarating na maraming blessing, eh siguro ang sagot dun eh, ililipat lang natin. Pwede tayong tumulong o kaya ako, ang tinutulong ko especially, ito lang kaalaman ko. Ngayon, kung may sobra-sobra tayong blessing, minsan, minsan tumutulong tayo. Nung mga nakaraang pandemya, kahit hindi siguro na itanong, sa dami lang hindi kumakain, ika nga, tayo ay tumulong sa ating komunidad. Mayroon naman tayong may tutulong. Yun lang siguro ang sinasabi ko sa iyo, meaning ng success. Ano pong nagbago sa inyo sa lifestyle nyo at pagkatao nyo ngayong marami po nagpapatulong sa inyo? Sikat na po kayo. Salamat. Sabi mo, sikat ako. Hindi ko alam na sikat ako eh. Kasi ganun pa rin eh. Ang nakikita ko lang, minsan, pag napapanood nila ako, actually may share ako sa iyo. Yung kasama ko sa trabaho, ang trabaho nun eh, lumilibot sa ibang agri-supply. So sabi nila, napapanood daw nila ako sa mga, sa TV, yes. Ang mga agri-supply, nagkakaroon sila ng mga television na ganun.
So yung mga customer nila, dahil pati yung pandemya, may mga area silang nakaupo. So may TV doon. Waiting area. So napapanood na nila doon. Pinicture na nila doon. Ako'y napapanood doon sa mga nila. Siyempre ako'y matutuwa. At napapanood nila pala ako sa ganun na sitwasyon. Eh, pero akong pakiramdam ko, hindi naman eh. Ganun pa rin eh. Minsan na ano na lang ako at pinagmamalaki ako ng mga kamag-anak ko. Sabi nila, pamangkin ko yan, uncle ko yan. So, salamat sa ganun na sitwasyon. Pero sa akin, sa totoo lang, hindi pa rin. Ganito pa rin naman ako. Ang nangyayari lang, eh, parang na yun. Ini-interview mo ko at ako'y natutuwa. Bakit mo ako in-interview? sa totoo lang, ganito pa rin naman ako eh. Salamat ha sa pagsubaybay nyo sa akin channel kung sakali at yun nga at isang kagalakan din ito at na ma-interview nyo ako. Ako'y nakututuwa sa kung sakasakali sa channel nyo eh sana makatulong din ako sa mga ganito. May papayo ko lang sana yung mga especially sa mga youth gusto ko yung content nyo yung mga ganyan. May sense ang ano nyo. Ibig sabihin, pag napanood ng kapwa youth o kahit sino man, anong edad man. Iba po, wala man pong kwenta yung kinakontent nila, sumisikat pa yun. ayan natin yun. Talagang totoo yung sinasabi mo, Nak. Okay lang yan. Huwag na tayong dumadaan. Merong pagkakataon na ganun na naano ka, pero sikat sila sa ganung sitwasyon. Eh, ibahin mo yun sa'yo. Huwag tayong gagahilan sa ganito. Ibahin mo sa'yo. Ibahin mo sa'yo eh. Meron kang ano, parang educational yun sa'yo eh. Pag napanood nila yun sa'yo, yes, may matututunan siya sa'yo. Kung sakasakali, di ba? So, ngayon, malay mo si Papa Jesus eh, darating ang panahon eh, mapalaki din natin nila itong mga kayo at saka ako nag-umpisa din. So, malay nyo eh, darating ang panahon eh, napalaki din natin ang channel natin. Ang kagandahan yan, pag napanood na yan, nandyan na yan, di na mawawala yan. So ibig sabihin, pag napanood mo yan, matututo ang mga makakapanood sa'yo. Lahat, sa totoo lang, magkakaroon ng interest. Hindi man ngayon, sa darating na mga panahon, kung nag-research si bata, nakita yung content mo, naku, pag napanood yung video mo, ibig sabihin, yung video mo, napanood niya, natuto siya, tandaan mo, sa tangan ng buhay niya, hindi ka niya makakalimutan dahil sa channel mo, natuto siya. Yun lang, hindi mo man alam, pero siya, nasa ulo niya yun. Yung vlog ni Reiso, tsaka ni Reisa, oh, makikita nila yan. Hindi na mahali sa utak nila, kahit hindi mo sila kilala. Yun lang. Ako, ganun ang pananap ko. O, yun. Last na lang po. Oh, sige. How to be you po. How to be you. Naku, gustong-gusto ko saan. Gusto mo ba akong maging gayahin ko sakali? Na? Hindi, siguro. Kung sakali, salamat ha. Siguro, sipag, tiyaga. At yun lang, may number one, pananalig sa Diyos. At saka, yun lang. At huwag maging ano, kung sakasakaling sinasabi mo at sikat ako, sa totoo lang, salamat. Pero, dapat ganun pa rin. Kung anong buhay mo ngayon, huwag mong baguhin. Kung maraming blessing na darating, dapat mag-iwa yung ugali. Dapat nga tumulong ka pa kung sakasakaling. Yun lang ang siguro. Huwag masilaw, huwag maano sa karangyaan ni ka nga. Yun ang siguro may sasagit ko sa iyo kung sakasakaling. Yun lang, no? Salamat. Salamat din po, sir. No? Thank you. Thank you po, sir. Bigay mo. Thank you. Po sa pagsagot sa mga questions namin. Siguro, nasagot ko naman, no? Opo. O, salamat din. Salamat po. Siguro, at dyan na po natin tataposin ito. Sige. Salamat po at isang karangalan po na ako yung na-interview ng magkapatid dito na anak ni Arnold at ni Ma'am. Ano ang first name ni Ma'am? Angel. Ni Ma'am Angel. Salamat po sa tiwala. Ayan, pakiimbitahan naman po yung viewers natin sa channel nyo po. Ayan. Salamat siguro po at yung makakapanood nito at
meron po akong channel ng Boyet Integrated Farm. So sana po yung mga viewers ng dalawang bata nito, bisitahin nyo rin po yung channel ko kung sakasakali at baka po makatulong ako dun sa mga video na mapapanood nyo kung sakasakali. Muli at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa lahat. With me, find a place and lose it. You can do it, won't you dance with me?